So, eto po, dadalhin na po natin to dun nga po sa bayan para po pabaksinan po natin. Welcome back again mga idol dito sa BJM Backyard TV. So, today's video mga idol, halina't samahan niyo ko para nga po pabaksinan itong ating mga panlaban na jet fighter. So, itong mga kalpati natin, ipapabaksin natin dun nga po sa ating mga kaibigan. Sa ganun po, pangontra na rin po sa peste po, tsaka po sa paramyxovirus, yung sakit na matindi na kumakalat sa mga kalapate na pagka tinamaan, hindi na basa-basa magagamot. So, ngayong araw mga idol, samahan nyo ako. Let's go! So mga idol, sa magandang araw po para sa ating lahat. So dito nga mga idol, dun sa triplets, reserve na nga po yung tatlong magkakapatid. So dati pa naman reserve yun, kaya lang nagka-problema yung buyer natin dun nga sa Dowling. So yung triplets na Dowling, etong triplets yung Dowling, meron na po ulit may-ari yung taga Alfonso. So shoutout sa you sir, pina-reserve niya po kanina. So eto na mga dalawang backlink na to is ipapadeliver na nga po natin sa katapusan po. So shoutout nga rin po sa ating kaibigan, kay Raymond Martin ng Pangasinan. So dito naman, so yan oh, yan yung ating triplets, yung isa yun nasa likod. So papadeliver natin sila sa katapusan nga po. Tapos itong halos paanakin natin ito, so yan oh, malakas pa naman kumain. So, wala pang sign na anak siya. Siguro, nasa 7 days pa mga idol. Masasabi natin na possible umanak siya sa loob ng 7 araw. So, kalimitan kasi 150 days, 5 months bago manganak yung ating mga kambing. So, obserbahan natin mabuti kasi nga mahirap na. Baka nga masalesehan na naman tayo. Nanganak din natin alam. So, nangyari, namatay nga yung isang anak nitong backling na malaki kasi hindi natin nabantayan. So dito, this time, magiging hands-on tayo. Matayin natin mabuti na sa ganun. Makapanganak nga po na maayos. So kaya kung mahirapan man, matutulungan po agad natin. Then yung red naman, lagi na nakahiga. Yung imported na pula. Inukuna at sa riso. So nandito, lagi na nakahiga. Halos, nagkakasabay sila ng due date ng panganganak. So, estimate lang naman natin yung based sa laki ng daddy niya. So lumalaki na talaga, puro gatas na. Tapos lagi na nakahiga, lagi nga nahihirapan. So possible nga malapit na rin siyang umanak. So dito naman, yung ating inahinan triplet. So yan o, nasa dulo. Nire-ready na natin sa breeding mga idol. Nasa ganun, mapasampahan natin dito sa ating US double back. So sa mga interesado nga po na magpastad dito sa ating US double bower back, so pwede kayong pumunta dito. So eto, yan o, pahinga-pahinga po siya. Pahingang-pahinga yan mga idol at ready na po natin gamitin. So punta lang kayo dito, Barangay Dayap na Subo, Batangas. Sa ganun, mapastad po natin yung mga inihinyo dito nga sa ating US double bower back. Then doon naman sa yung update naman doon nga sa dalawang traditional na customer nito na taga Pampanga pa yung may-ari. So tinuro ko na po natin kahapon ng 8 na nakatulong nga po sa fertility. So obserbahan lang natin sa mga susunod na araw kung mag-hit na ba sila. Feeling ko kasi may abnormality sa pag-hihit nun, dalawang yon. So parang kung sa tao, hindi irregular yung menstruation, parang ganon. Kasi sabi ng may-ari, ang huling daw stud doon is November 7. So halos naka 5 months na, hindi man lang lumaki yung dede, hindi man lang nanganak. So meaning, hindi po nabuntis nung November. So ngayon naman, wala pa silang sampa, yung katawan naman nila sakto lang.
At inoobserbahan nga natin kung mag-hit na nga po sa mga susunod na araw, kasi almost going 2 weeks na po sila dito sa atin na nakatigil. Sana sa mga susunod na araw po mag-hit na po talaga. A few moments later. Dito naman mga idol, sa mga pinangkakarera natin, pinang-release ng mga kalapate. So kinakailangan natin silang pabaksinan ng PMB vaccine, yung tinatawag na pagka tumama sa kanila is yung balileng, yung ulo umiikot. Tapos napakahirap na i-recover at talagang halos yung karamihan is namamatay. Kaya kinakailangan natin pabaksinan sila, sa ganun meron silang protection para sa darating na mga training, karera, healthy sila. At the same time, hindi sila magkakasakit. Titingnan natin kung saan sila aabot. So medyo palayo na rin ang palayo yung naaabot nila. So sana mag-compete sila hanggang dulo, sa ganun makapremyo tayo mga idol. So yan o. And eto, so dalhin na po natin to doon nga po sa vaccination area, doon nga po sa mga kaibigan po natin. Sa ganun po, malagyan na nga po ito ng protection para mas maganda po yung tuloy-tuloy po na paglabang po natin sa karera. And eto mga idol, so sinisimulan na nga po itong mabilisang pagbabaksin po ng ating mga alaga since na marami pa pong nakapila para nga po magpabakuna. So ito po is isa sa pinakamahalagang bakuna ng mga kalapate bago nga po natin to isabak sa karera. And eto naman po, shoutout po sa naging buyer natin na taga Pangasinan. So eto, kita nyo naman ang ganda po na itong backling na ating ipapadeliver nga po sa Martes o kaya Merkules. So yan o, kita nyo naman ang kisig. So meron pa dito mga available, so message lang kayo sa akin, direct message na po kayo. And eto, chinek nga po natin itong mga nakasalang na itlog dito nga po sa ating manual incubator. So eto po is yung lahian ng ating mga authentic kanawayon at yung white hatch. At the same time, hinahabol po natin yung sa pumpkin hatch. So yun po yung ating mga breed ngayon. So sana makapagbahagi po tayo pag meron po mga napisa dito. So excited na po ako na makakuha nga po tayo ng mga lahian nila. So kahit papano naman, nakapagsalang tayo ng almost 40 eggs. Then mga idol, sa mga interesado nga po sa full blood buckling traditional 3 to 4 months, meron po tayong available na 5. So lilaman na po yun. Baka gusto nyo pong humabol. So may mga papers po yung magulang nun, imported po yung mga magulang. So direct message lang kayo sa akin, BJM Backyard, na sa ganun masend ko po yung mga available natin. Yun na lang muna mga idol para sa araw na to. Shoutout po sa inyo solid na nanonood po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo lubos sa panonood, and God bless.